Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay February 19, isa na naman pong araw na ibiniyaya po sa atin ng Diyos. Mga kapatid, magsimula po tayo sa isa pong panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil ang buti-buti po ninyo sa amin. Ang bait-bait po ninyo sa amin, hindi nyo po kami iniiwan, hindi nyo po kami pinababayaan, at lalo't hindi nyo po kami pinagkukulang sa aming mga pangangailangan sa bawat araw. Ang biyaya nyo po ay laging sapat sa bawat isa sa amin. Salamat din po sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama ngayon. Pagpalain nyo po ang aming buhay kasama ng aming buong sambahayan, because we believe that your word will not come back void. It will always accomplish where you will send it, O God. That's why we ask that send your word to each and every one of us and bless each of us, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. At salamat din po sa isang napakagandang araw na inyo pong ipinagkalob sa amin. Dahil alam po namin na mayroon po kayong panibagong laang biyaya at pagpapala sa bawat isa. That's why we expect that we will receive today. And this all we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ. Once again, welcome po sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ay ating pong mababasa sa James chapter 1 verses 13 to 14, brethren in Christ. Huwag sabihin nang sino man pagka siya ay tinutukso. Ako'y tinutukso ng Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. An in Amplified Version, James chapter 1 verses 13 and 14, let no one say when he is tempted, I am tempted from God. For God is incapable of being tempted by what is evil, and he himself tempts no one. But every person is tempted when he is drawn away, enticed, and baited by his own evil desire, lust, passions. Mapagpala po ang salita ng Diyos, mga kapatid, na ating pong pagbubulay-bulayan ngayon. Alam naman po natin na ang author po ng Book of James was Apostle James himself, at ang kanyang aklat po ay napapabilang po sa New Testament category na General Epistles. At itong mga sulat po ni Santiago, ito po ay kanyang mga admonitions para po sa mga Kristiyano, mga kapatid na nakakaranas po ng sabihin natin temptations in life, na pinapaliwanag po ni Apostle Santiago na wag po natin sasabihin na kapag tayo ay nakakaranas po ng pagsubok at tukso sa ating buhay or trials and temptations in life na ang Diyos ang nanunukso sa atin. Maliwanag po na sinabi ni Santiago na ang Diyos ay hindi po nanunukso. Maliwanag mga kapatid na kapag ang tukso ay hindi galing sa Diyos, automatically ito po ay galing sa kaaway o galing po ito sa masama, mga kapatid. Because way back then, alam naman po natin kung paano po nagbabata ang mga Kristiyano ng mga pagsubok at tukso sa buhay. That's why our to this message, Grace and Promises for Temptation, which entitled Temptations is from Evil, Not from God. I would repeat, temptation is from evil, not from God. Put in mind mga kapatid na all of kind or lahat ng uri po ng tukso ay hindi ho ito galing sa Diyos. Tulad po ng sinasabi po ni Apostle Santiago, ito po ay galing sa masama. At kanya rin pong pinaliwanag kung paano po tayo nahuhulog sa tukso, mga kapatid.
At again, sa ating mga kapatid, kaibigan ka pa ng palataya, temptation itself is not sin. Pero the moment na mag-fall tayo sa temptations, that is the moment that we will commit sin, brethren in Christ. And our to this grace and promises for temptation in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient for us na mapakinggan ang salita ng Diyos o mabasa ang salita ng Diyos. We need to agree it personally, we need to believe it personally, we need to claim it personally, and we need to declare it personally. Dahil mga kapatid, kapag hindi ho natin ito inagrihan, sinampalatayanan, inangkin at diniklara ng personal, there will be no manifestation sa buhay po natin. In other words, if we want to the Word of God to manifest in our lives, then we need to agree, believe, claim, and declare. At this point of time, brethren in Christ, ating pong i-acronym ang salitang depths. D-E-B-T-S. First point, brethren in Christ, everyone is tempted when he is drawn to it. Natutukso po ang tao kapag tayo po ay sabihin natin lumubog, nalunod, nagfall, nahulog sa tukso, mga kapatid. Kaya napakahalaga ho sa atin na mga anak ng Diyos, born again Christian at mananampalataya, that never draw yourself to the temptations, dahil hindi ho pwede na hindi ho tayo ma-tempt kapag tayo ay patuloy na lumalapit sa tukso, mga kapatid. Ang wika nga, tayo ay dapat lumayo sa tukso, mga kapatid, dahil kapag hindi ho tayo lumayo sa tukso ang lalapit po sa atin. Then second point, everyone is tempted when he is enticed to it. Tandaan po natin na naandun po yung lahat ng paraan. Sabi ko nga, ang tukso ay hindi po mapait, hindi po masakit. Ang tukso ay maganda, ang tukso ay masarap. Kaya po naiintice ang marami, mga kapatid. Kaya nga po, let us be aware, dahil tayo po ay isiseduce, iintice, at of course, mga kapatid, tayo po ay tutuksuhin para po kumagat tayo sa pagkakasala, mga kapatid. And third point, everyone is tempted when he is baited to it. Tandaan po natin na ang tukso, iyan po ay mayroong pain. Na kapag kinagat mo ang pain, mga kapatid, that's the moment na hindi ka na makakawala, hindi ka na makakaalis, hindi ka na makakaalpas. At alam po natin, mga kapatid, ang mga bagay na ito. Kaya kita nga po ninyo, kapag ang isang tao ay na-tempt, mga kapatid, parang hindi na siya makawala, hindi na siya makaalis, hindi na siya makaalpas roon, kundi para bang hanggang sa kanyang kinasanayan na, hanggang sa kanyang kinaugalian na ito, at hinahanap-hanap niya na po ito sa kanyang buhay. So it means ang isang tao na ito ay talagang kumagat sa pain ng tukso, mga kapatid. And fourth point, everyone is tempted when he is trapped to it. Kapag tayo ay na-trapped o nabitag na tinatawag po natin, mga kapatid. Dahil para bang akala natin sa simula, nothing will happen, walang effect, wala pong madadamay, walang masasaktan. Pero hindi natin po alam na at the end pala, lahat ng hindi natin inaasahan at ine-expect, yun po pala ang magiging result at yun po pala ang magiging effect, mga kapatid, sa ating pong pagka-trap or sa pagkabitag natin sa tukso. Remember na ang kasalanan, mga kapatid, ay hindi lamang nakakasakit sa iba. Ang kasalanan po ay nakakasakit din sa ating mga sarili. Kaya let us be aware, mga kapatid, patungkol po sa mga trap or bitag, mga kapatid, ng tukso. And then last point, fifth point, everyone is tempted when he is snared to it. Pag sinasabing snared, mga kapatid, hindi lang tayo na trap kundi na snared, talagang nahulog tayo doon, mga kapatid, na parabang no way out, mga kapatid, parang wala nang solusyon, parang wala nang ano. Kaya nga kita po ninyo,
mga kapatid, ang ibang tao na natukso kapag nakita niya na po na there is no way out, ang iba po ay nagpapatiwakal, nagpapakamatay, at ang iba po ay sabihin natin mga kapatid, nagbibigti. Pero salamat sa Diyos dahil mayroon po siyang mga salita na nagpapalaala sa atin, and we will never never be snared mga kapatid sa tukso, dahil alam po natin na may salita ang Diyos na nagpapalaala sa atin. So again mga kapatid, temptation itself is not sin, pero the moment we fall on it, that's the moment that we will commit sin, brethren in Christ. To sum up of our today's message, grace and promises for temptation, which entitled temptation is from evil, not from God. And our today's grace and promises for temptation, in which we need to agree, believe, claim, and declare, we tackled at ating pong inacronym ang salitang DEBTS, D-E-B-T-S. First point, everyone is tempted when he is drawn to it. Second point, everyone is tempted when he is enticed to it. Third point, everyone is tempted when he is baited to it. And fourth point, everyone is tempted when he is trapped to it. And fifth point, everyone is tempted when he is snared to it. And these are the acronym of the word DEBTS: drawn, enticed, baited, trapped, and snared. At yan po ang pagkakataon na tayo po ay magkakasala kapag tayo po ay nagawa natin ito sa tukso, mga kapatid. I pray na lahat ng mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, mananampalataya at born again, ay never never madrodrone, may entice, mabibait, matratrap, and may snared sa tukso, mga kapatid, because ayaw ng Diyos na tayo ay makakasakit, ayaw ng Diyos na tayo po ay masasaktan. At the same time mga kapatid, gusto ng Diyos na tayo ay makapamuhay na may katuwiran at kabanalan sa Kanya. Kaya tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil tunay nga po na ang iyong mga salita ay buhay upang kami ay palalahanan patungkol po sa mga bagay, lalo na sa panahon po ng tukso, Panginoon. Amin pong napagtanto na ang tukso ay hindi po nanggagaling sa inyo, kundi ito ay nanggagaling sa masama. At kapag ito ay nanggaling sa masama, walang ibang layunin ng masama kundi kami ay maging masama. Ngunit salamat, Panginoon, dahil kami ay binigyan mo ng kakayanan upang kami ay makapagtagumpay sa anumang uri ng tukso, at binigyan niyo po kami ng halimbawa dahil kayo, Panginoon, ay tinukso din sa iba't ibang uri ng tukso, subalit hindi ho kayo nagkasala. Amin pong idinadalangin na gayon din po ang mangyari sa inyong mga anak, Panginoon, na anuman ang tuksong aming kaharapin ay makakapagtagumpay kami tulad mo. Pagpalain niyo po kami patuloy, Panginoon, spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and financially, at lahat ng aspeto ng aming buhay. At dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain niyo po ang aming mga kapatid na may mga business, ang pagpalain niyo rin po ang aming mga kapatid na may trabaho, pagpalain niyo rin po ang aming mga kapatid na mga nag-aaral, pagpalain niyo rin po ang aming mga kapatid na mga nasa kanyang-kanyang bahay lamang, anuman po ang aming ginagawa, ay pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Salamat sa isang napakagandang araw na naman po na inyong ipinagkalob sa amin, dahil throughout the day, sa buong araw na ito, kami na naman po ay tatanggap ng iyong mayamang biyaya at pagpapala na inyong inihanda at inilaan sa bawat isa sa amin. That's why throughout the day, kami na naman po ay magiging successful, prosperous, victorious, favored, and blessed. Because the only reason why you always blessed us, because you wanted us to be a blessing to everyone. First, to our family. Second, to our church. And third, to our community. Salamat God, dahil pinagkatiwalaan mo kami sa lahat ng mga mabubuting bagay. And this all we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren.